Kaibigan, kamusta? Ako nga pala si Glenn at ngayong araw ay pag-uusapan natin kung worth it pa nga ba maglaro ng Mir 4. Etong sasabihin ko sa inyo ay opinion ko lamang, no? Pero kayo rin lang ang bahala sa inyo, sa inyong mga sarili kung ano ang gagawin nyo. Etong pag-uusapan natin ay para lamang sa mga nagpi-play to earn dito sa larong Mir 4. Kung hindi ini-enjoy mo yung laro, hindi ka naglaro para kumita, hindi ka, kung kuha ka ng direct steel, pang-upgrade mo lang o pang-kuha mo lang ng materials, ay hindi para sa inyo itong ating pag-uusapan. Pero, kung gusto nyo, manood na lang kayo. At bago ang lahat, huwag kayong mahiyang i-subscribe muna. Subscribe muna itong channel na to para makatulong kayo sa akin at makatulong rin daw sa inyo para sa mga susunod pang mga video. So, worth it pa nga ba maglaro ng Mir 4? Para sa akin, hindi na. Bakit? Sa inyong nakikita, 0.7. So, magkano ang $0.7? $35 per draco. No? Napakababa, guys. Para sa akin, napakababa na neto. Kung ang gamit mo lang ay isang account, ay talagang ang baba nito, guys. Kahit meron kang apat na account, mababa pa rin yung bibigay na pera sa iyo. Kasi para sa akin, hindi na to tataas pa ng $3 or $2 pa. Hindi na to babalik. Kasi habang patagal ng patagal yung game, dumadami yung mga players. And habang patagal ng patagal yung game, lumalala yung mga cheater. Dumadami pa yung mga bot. So, yun yung parang factor na nagpababa sa draco ng sobra. Sobra. At ang iniisip ko ngayon ay mag-quit na rin. Pero, siguro, i-hold ko muna siya hanggat hindi siya bumababa ng 0.1, wala na, centavos na. Doon lang ako mag-i-stop. Pero sa ngayon, lalaban pa rin tayo kasi meron pa rin $35. So sa mga sa mga play to earn dyan, good luck sa atin. At sa mga gustong mag-enjoy lang, okay lang sa inyo yan. Marami kang pera, okay lang. So, yun. Kung gusto nyo na mag-quit, edi mag-quit ka. Kung ayaw mo, edi stay ka. Parang sugal to eh. Kasi mag-i-invest ka rin kasi dito eh. Mag-i-invest ka ng time and mag-i-invest ka rin ng kuryente. Sa time, itong Mir 4 na to, talagang puyatan. No, sa kuryente, siyempre yung depende kung ano ginagamit mo. Ako kasi computer. So, kailangan malaki ang umabot ng 1,000 eh. Ginamit ko tong PC ko siguro nung bagong labas yung server, 24 hours ko tong nilaro Mir 4, tapos nung katapusan na umabot ng 1,200 yung kuryente namin. Medyo malaki sa dati na namin. So ayun lamang, guys, salamat sa panonood and good luck sa ating lahat and keep grinding. Sa mga mabababa ang PS na level 40 na umiiyak pag naagawan, bro, magpalakas ka. Hindi naman tayo eh. Lahat kami dito ng lahat ng matataas. Naiintindihan to ng matataas ang PS. Siyempre, naghirap kami. Pinaginapan, nagpuyat kami. Siyempre, pag nakita naming mahina kayo, siyempre, papatayin namin kayo. Kahit magmakawa ka pa, siyempre, kailangan namin yan. Ang solusyon lang talaga diyan is magpalakas ka rin. Yun lamang ang tips ko para sa inyo. And yun lang, mga kaibigan. Thanks for watching and huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Tap the subscribe button now. And antay-antay tayo ng next na video. Salamat. Glenn out. Kaibigan.